Welcome back guys! For today's video, ay isi-share ko sa inyo ang isang bank na may libreng ATM. So, ito guys yung Union Bank. Ang kagandahan kasi dito guys ay mag-a-apply ka lang through cellphone. So, gamit mo lang yung cellphone mo, magkakaroon ka na ng debit card or ATM card na walang remaining balance. Zero balance po talaga siya, kaya maganda siyang i-apply. Lalo na sa mga paggagamitan mo lang ng mga savings mo, yun, maganda siya. Kaya sa video na to guys, ay i-share ko sa inyo at ituturo ko kung paano siya i-apply gamit lang ang inyong cellphone step by step. Kaya kung ready ka na, let's go! Una mong gagawin dito guys, ay i-click mo yung Play Store. Tapos, i-search mo yung Union Bank. Ayan siya. Tapos, install mo. Pagkatapos nyo ma-install, i-open nyo lang. Ayan. At pagkatapos, mapupunta tayo dito. So, may option dyan, open an account or log in. So, i-click natin yung open an account. After that, mapupunta tayo dito sa mga cards. So, pipili tayo dito kung saan yung gusto mong i-apply. So, meron tayo ditong Play Everyday, Savings Plus, Personal Savings, at yung Go Reward Debit. Tapos, basahin nyo lang to, yung important dyan. Tapos, i-click natin ang Continue. So, in my case, ay pipiliin ko ang Savings Account with debit card. So, i-click lang natin yan. Yang nakalagay na savings account with debit card. Click natin. So, pagka-click nyo ng personal savings, so, eto yung lalabas. May lalabas na my initial deposit is 0, tapos maintaining balance is 0. Tapos, sa nakikita nyo dyan, may minimum ADB to earn interest. So, 10,000 yung nakalagay, di ba? And then, dun sa baba. So, nakikita natin dyan sa baba, ang interest rate niya ay 0.10%. So, may 20% na tax. Tapos, may nakikita tayo ditong card fee, 350 per year or 30 pesos per month. Tapos, dito sa pinakababa, may nakita tayong hide section or select. So, i-click natin yung select. Meaning, ito yung napili nating option. And then, guys, after natin maklik yung select, so, dito tayo mapupunta. So, kailangan natin dito may valid ID ka. So, ayan yung mga accept nilang valid ID. And then, after that, guys, ay mapupunta tayo dito sa customer declaration. So, kumbaga, ang rules and policy nila. Pagkatapos, mabasa mo lahat yan, ay ipindot mo lang yung accept. So, after, guys, ay mapunta tayo dito sa let's get started. So, kailangan nila ang email address mo na i-provide, tapos yung mobile number mo.
So, i-enter lang natin dyan yung valid email address natin. Make it sure na yung updated, yung nakaka-receive ka talaga ng mga mail. Tapos yung updated din na mobile number mo. And then after that, i-click natin yung next, yung nasa taas na button. So, pagkatapos nun guys, ay magte-text na yung Union Bank sa cellphone na kung saan naka-register yung in-enter mo doon na mobile number. Pagkatapos guys, ay mag-open kayo ulit sa application ng Union Bank. Tapos i-enter nyo yung verification code na tinext sa inyo ng Union Bank para makontinue kayo doon sa application. Tapos i-fill out nyo lahat ng mga needs nila or kailangan na i-fill out doon. Number one guys na importante doon ay yung complete address nyo. Kasi ito yung pinakamaganda dito. Kasi ang pinakamaganda dito sa bank na to, yung in-apply nyo na savings account or debit card ay i-deliver nila sa bahay nyo, door to door. Kaya after nyo ma-verify, ay mag-aantay na lang kayo na i-deliver yun sa inyo. So guys, kagaya sa akin, meron na ako, natanggap ko na, i-deliver dito sa bahay. Ang gagawin mo lang ay basahin mo yung nasa sobre kasi may mga procedure pa doon kung ano yung gagawin mo. Kagaya nito, basahin mo to, ang procedure kung ano yung gagawin mo para ma-change yung PIN or yung password dun sa ATM mo para safe yon. Kasi sila yung gumawa ng temporary PIN mo or password nung sinend yung ATM mo. That's all for today guys. Thank you for watching. I hope na may nakukuha kayong idea sa videong to. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please do subscribe and hit the notification bell, comments and share. Thank you and bye! We'll be right back.
Bye.